Ibinenta po ng mister ko ang bahay na napundar namin, attorney. At napunta sa kanya ang perang pinagbentahan. Umuupo lang kami ngayon at hindi na niya kami binibigyan ng suporta dahil inaaway ko ang kabit niya. Pwede ko ba siyang kasuhan ng economic abuse? Kasong economic abuse, 7 things you need to know. Una, alamin kung ang ginawa ay isang krimen na economic abuse. Ano nga ba ang economic abuse o financial abuse under RA 9262? Ang economic abuse under Section 4E ng RA 9262, otherwise known as Anti-Violence Against Women and Their Children Act, ay nagpaparusa ng kulong na at least 6 years imprisonment sa hindi pagbibigay ng lalaki ng sapat na suporta sa kanyang asawa, kinakasamang babae, karelasyon, at kanilang mga anak. Kung hindi intentional ang hindi pagsusuporta at hindi ginagamit sa pag-abuso, ito ay simpleng usapin na sibil lamang ng support. Pangalawa, e-check ang mga importanteng requirements bago mag-file ng economic abuse. Dapat ay mag-asawa, magka-live-in, o karelasyon, kasalman o hindi, kung saan meron silang anak. Dapat ay may financial o economic power ang lalaki, o may kakayahan na magsuporta. Dapat ay may pag-abuso ng financial o economic power ang lalaki, upang malimita ang malayang paggalaw ng babae at mga anak. Dapat ay nagbibigay ng mental o emosyonal na pagdurusa sa biktima. Dapat ay may demand to support laban sa lalaki, at hindi siya tumugon dito. Pangatlo, kumuha ng evidence kung ang hindi pagsuporta ay may kondisyon o pagpilit sa hindi gusto ng nanay o anak. Kasalman o hindi ang magulang, ang right to support ng isang anak ay walang kondisyon mula sa magulang. Kung kaya anumang gawin na kondisyon dito ay walang epekto sa batas. Hindi pwedeng lagyan ng lalaki ng kondisyon as the custody, at iba pa ang support. Ang pagbibigay ng kondisyon ng tatay para lang sa pagsuporta, ay malinaw na krimen ng economic abuse, dahil ang obligation to support ng magulang sa anak ay absolute, at hindi conditional. Pang-apat, kunin ang mga importanteng impormasyon, at dokumento, in preparation sa filing ng kasong economic abuse. Know the home or work address of the father of your child, at mag-send ka ng demand letter. If wala, or nasa abroad siya, send it to his father or mother, or sa last known address niya through email, at social media niya, as electronic evidence. Kung walang demand letter, o evidence of demand for support, RA 9262, may not apply. Your children should be below 18 years old, except if your child will or is still studying in college, technical school, or APWD. Pwedeng kumuha ng support hanggang matapos ang schooling. Prepare a birth certificate or evidence of paternity o witnesses. Hindi mo na kailangang ipabarangay ang tatay dahil ang economic abuse ay criminal case na may parusa na more than 1 year na kulong kaya exempted sa katarungang pambarangay. Go to a police station, sa women's desk, at sabihin na magpa-file ka ng complaint na economic abuse under RA 9262 para gumawa sila ng blotter at ng sinumpaang salaysay. Kung may ginawa ka ng sariling sinumpaang salaysay, pwede ka nang dumiretso sa prosecutor's office at isampa ito. Pwede ka rin magpatulong sa lawyer sa pag-draft ng complaint. Once ma-file sa prosecutor's office, hintayin ang subpoena para sa preliminary investigation. Kailangan sagutin niya ang reklamo mo. From there, the prosecutor will explain the gravity of the case and punishment if hindi magsusustento ang tatay sa kanyang anak. Kung ituloy ng prosecutor ang kaso at walang sagot ang tatay, ito ay isasampa sa regional trial court at ang korte ang mag-i-issue ng warrant of arrest. Panglima, just like any other criminal case, ang economic abuse case ay very convenient for the victim dahil hindi ito gaanong magastos na proseso. No need for a lawyer. Ang public prosecutor ang magiging abogado nyo dahil automatic yan sa isang criminal case. Ngunit pwede kang kumuha ng private prosecutor na isang private lawyer para sa pag-prepare ng complaint o pag-prosecute. Ang RA 9262 ay walang filing fee sa court, wala kang babayaran para makapag-file ng kaso. Pang-ani, mahalaga ang written agreement for support. Dahil sa pressure ng imprisonment, most of the fathers will ask to settle. Make sure na pag nangako siyang magsusustento, this should be in writing para walang lusot. Just remember, anumang kasulatan sa future support ay void under Article 2035 ng New Civil Code, kaya ang amount na pagkakasunduan ay hindi fixed kundi depende sa needs ng bata at capacity ng tatay.
pwede itong itaas o ibaba based sa pagtaas ng needs ng bata at capacity ng tatay. Ang ilalagay lamang dito ay ang estimated amount o kaya ang range of amount ng kanyang obligasyon na magsuporta regularly. Pang-pito, paano pag lumaban sa korte? Ano ang dapat mong patunayan? Dahil proof beyond reasonable doubt ang requirement sa criminal case, kailangan mong patunayan sa korte na may relationship ang nanay sa lalaki. May paternity relation ang tatay sa bata. May capacity to support ang tatay o tinatawag na financial economic power. Ginagamit ang financial economic power upang abusuhin ang nanay o ang bata. May demand na ginawa para sa suporta. Patuloy na hindi nagsusuporta ang tatay kahit may demand to support. Kung ia-apply ang nasabing batas sa nagpadala ng problema, ang ginawa ng tatay na pagbebenta ng bahay, pagkontrol ng pera, at hindi pagsuporta upang pilitin ang pamilya na huwag siyang pakialaman sa pambababae, ay isang krimen na economic abuse. Lex Smith teachings, hindi lahat ng kaso ng hindi pagsuporta ay isang krimen na economic abuse. Hindi mo basta-basta mapapakulong ang ama ng anak mo sa hindi pagbibigay ng suporta dahil kailangan mong patunayan na ito ay ginagamit bilang instrumento ng pang-aabuso. Ang pagsasampa ng economic abuse under RA 9262 ay may mga required na evidence at circumstances upang ito ay maging matagumpay. Alamin ang batas ng hindi mawalay ng landas. Tumutok tuwing Biyernes sa Everyday Law. Mag-subscribe rin sa aming YouTube channel. May tanong ka pa ba tungkol sa economic abuse at ibang concerns sa pagpa-file ng kaso? Magtanong sa abogado for free gamit ang assist. I-download ang LexSmith mobile app, available sa App Store at Google Play. Maaari ring mag-register sa www.lexsmith.com.